City Lord, sa Jesus Christ Church. Kabalumin na ang iyong sakit. Dabi na Lord, sa ding natatag ka sa tema sa aming celebration karon, di naging ang ikaw celebrating God's faithfulness. Tuwani, Ana, papasalamatan kami na panayon mo, Ginoo, isulti ka na mo ang iyong mensahe. Speak, Lord, direct from the heart. Nawata ang aming mga pagpasalamat, pag-guide, pag-imay. Pinaagi sa lamhanan, nangalan ng Ginoong Kristo na aming Ginoong maluluwas. Amen. Hallelujah. Wala pag-iay, alas, cheese. Ang ubang churches, nani maurasa ya ba magsugod, pero kita nakasalod na tayo sa gahong sa Ginoo, no? Gikan pa sa atong praise and worship. Grabe na ang atong salod sa mga butang espirituhanon langit nun kay sayo man ta nagsugod. Hallelujah. So this is our church anniversary. And unas tanan, we welcome everyone gonna join together with us in celebrating God's faithfulness in our GCLS anniversary. 30th. Murag nalimot ang tagbutang, no, sa 30th GCLS anniversary. Wala na noon. Wala na noon natin ay balay mong sali. No? So, this is a 30th GCLS, Jesus Christ, the Living Savior, or the Church of Jesus Christ, the Living Savior, anniversary. So, inanay mo tapat, GCLS welcomes you. Pingiha po ng iyong iso at sa likod, GCLS welcomes you. And most of all, we have to welcome the presence of God. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus. Hallelujah. So since celebrating God's faithfulness sa atong tema karon, dirita magkuha or dirita magkutlo sa mensahe nga ihatag ni Lord. Since ihatag magini ni Lord na tema no, GCLS, celebrating God's faithfulness. When we say celebrating anniversary, ang church anniversary or ang pag-celebrate sa church anniversary is just like celebrating a wedding anniversary. Do you believe that? It is just like celebrating a wedding anniversary. Nga naman, ang wedding anniversary, every year na ito na, kasi mga magtiayo nila, every year na ito na kayo celebrate. Amen ba? Amen. Wala, sabi ko, believe mo yun, amen. Mamanggali nga na, apagali gitawag karun nga, mansri, kay abi mga na ito, anniversary, guys, anniversary na ang celebration sa relationship. Pero wala siguro yung magtiayon nga ka-celebrate ng monthly. Kasi nga ka-celebrate ana, kada namang mga lover. Kaya ang ka-celebrate man sa magtiayon, anniversary naman. So, a church anniversary is just like celebrating a wedding anniversary. The church is the body of Christ. The church are those believers who has a personal relationship with the Lord Jesus Christ as the head, and the believers is as the part or as part of the body of Christ. So we have the personal relationship with the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. That's why I said it is just like celebrating a wedding anniversary. So since it is like celebrating a wedding anniversary,
Pakita na ito ang atong personal relationship with the Lord Jesus Christ. How important it is being a Christian. No? Kaya bang importante di agad kaayo nga i-celebrate. No? It should be celebrated. Why? What's the reason? O sa rason nga nung i-celebrate na ito? Ang church anniversary. Just like celebrating a wedding anniversary. Why? Because of God's faithfulness. Amen. Shall we give the Lord a clap of praise? Because of God's faithfulness. Kaya kung wala ang faithfulness ni Lord, dili mo lahutay. Ang usa ka relationship, dili mo lahutay. No? Kaya once we celebrate, we always remember the things that are in the past. May numduman na ito nga, grabe kaay mahal no, doon ay mga panahon nga lisod kaay ang kinabuhi, mga pagsulay sa kinabuhi, midangat ka na ito, ni atong tuig, unsani nga tuig, nakalabang ta. So it is in celebration, or it is in celebrating, na maka-remember ta, ma-recall na ito, what are the things happened in the past, na ang ngayon ay nato pasalamatan in the present. And what are those things in the future na karoon palanggaan ang ngayon nato pasalamatan? Sa panahon nga ng birth ang Giselles, no? Kayun ko nga kami, because of some in the midst of trials, grabbing a struggling years during the time nga na-birth ang Giselles, nga niyon ko heartily, niyon ko kinasing-kasing, niyon ko kang Pastor Sam nga, pila ka katuig mo lahutay ta? Pila ka katuig mo lahutay ang Giselles? Because during the time, grabbing a struggle. Why? Because at the same time nga gadumala, padumala ni Lord, temporarily ka na mo ang Giselles Church, nga trabaho was Pastor Sam, a supply officer for sa regional, sa region 10. Unya, divided kaayo ang oras, panahon, dili sa yun. Gadumala ka sa ka-church, unya, gadumala po ka sa region 10. Nga, kaning being a supply officer, gadumalaho na nimo, dili lang syudad ang imong gidumala, kundi regional ang imong gidumala sa mga supply. No? Ingin na so, munang makaingon ko nga kung dili patungod sa grasya ni Lord, dili yun mo lahutay ang Giselles. And during those struggling times sa among sa pagdumala sa Giselles, even our married life also undergoing struggle, no? Kay grabe ang adjustment kaayo nga kahitabo nga dunay mga panahon usay nga maglisod mi o divide sa among oras panahon sa church o oras panahon sa pamilya o oras panahon sa among kaugalingon o sa among mga anak. You have to have wisdom on how to manage your time for the Lord, no? Time for sa opisina, time for the family, time for your husband, time for sa mga anak. Lisod kayo kung dili patungod sa grasya ni Lord o sa kamatinud-ano ni Lord sa faithfulness and grace and mercy, lisod kayo may isa. Duha-duha nga mula kung tayo mo endure until today ang Giselles. But because of God's faithfulness, nilahutay ni abot ang 30th anniversary ang Giselles. Praise the Lord! Pagpaka na ito ang ginoon! Thank you, Lord! Lord, just bow in the presence of the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Pwede na tamakaling pagbalik. Hallelujah. Amen. So it is because of God's faithfulness that we should celebrate a church anniversary. Kanayin mo po nga, dili na pwede nga, dili na lang. Because every time we celebrate, naka-entail yun ganun na ang expenses. Sabi na ako mag meeting na dito, kinsay magdalang litso, kinsay magdalang kuat, no? Kinsay soft drink, kinsay mga inala. So it always entails financial or expenses. But
when the Lord moves, dili na lisod hisgutan mga isun. If your heart, kung ang imong kasing-kasing puno ay sa gratitude, lagi no, mag-una-una rin ko, lagi no, hala ko, wala pa si Lord, dili ta mo about aning mga tuiga, aning mga orasa. Sama sa kami yun. Grabe nga ups and downs, no, kanang meri nga, through sorrows and joys, no, ngayon na, through thick and thin, ngayon na, ang kami yun. Mga pagsulay, kasakitan, problema, balatian, kawat, o tanang nga klase sa seasons of life. Kakaakian sa kaminyoon. Yeah, that's the time ng payon. Yes, thank you Lord. Mag-celebrate yun ta. And most of the time, ang celebration sa atong wedding, dito na itong gayon sa gawas. Mga unta dito, mag-data, nana si Pastor Sam sa unang panahon. Kaya ako malimot na ko, uy, wedding anniversary di ay, pero si Pastor Sam particular ay siya sa mga inana, no, mga inana ng mga occasion, dili na niya malintan. Gikan sa birthday, paing sa mga anniversaries, memorize na siya. In fact, memorize niya ang tanang birthday sa tanang members sa GCS. Na siya pa ang pinakauna kaayong amuri sa Japan. To God be the glory. Makurat ko, uy, birthday day ni Juan karon. Kay nagunang-una na siya o greet. Kagahapon pa lang, karon pa ang birthday, gahapon pa lang nag-greet na siya. Inana siya ka-particular kay sa mga special occasions. Hallelujah. Uya, layo-aragid kaayo na ko. No, layo-aragid kaayo. Lahigid kaayo ang personality. Ang gihatag ni Lord, ang pastor sa this is the first anniversary. Mawala siya. Nga sa paghimo na ako sa program, nagkapuliki kong scan sa mga records niya. Kay tanaw na ako kung kanus agyon. Kay, wala ko na use inani. Karoon na lang ko nag-scan-scan. Kaya wala naman siya. Kay, during the time, binaapa siya. Ay, sitting pretty raman ko. Ana, pero karoon, ako naging mangunay. Ako may kuhan eh. So, sige, scan-scan. Sige, ko ang tanong sa mga records. Tulog ko na akong luma. Wala, pero meron madayon nga anniversary na wala si Pastor Sam. Nawala lang siya. But everything in GCLS has never changed. Wala, yun na usap. Kung unsa ang naa sa GCLS, even until today, until this day, walay na change. Wala, walay na usap. Ang nawala, siya lang yun. Siya lang yun ang nawala. But everything remains. Nagpabilin ang anointing ni Lord. Nagpabilin ang power ni Lord. Nagpabilin ang presensya ni Lord. Nagpabilin ang gahong ni Lord. Wala yun ni Kibrang Bisan Gamay. Hallelujah! Ang provision ni Lord. Nga lahat ng kumpirmiro kay masigil na may kaabang. Wala yun na usap. Ang great provision ni Lord, ang presence ni Lord, na agyog yapon, walay na nga usap, nagpabilin. And kung Lord, bisag wala na siya, pero ang pinaka-importante kaayo na nagpabilin, ikaw kung ang imong manifestation sa imong presence. To God be the glory. Hallelujah. And speaking of celebrating God's faithfulness, there are three steps to celebrate God's faithfulness. Dunay tulo ka steps, no? Nga ngayon natong hisgutan para makaselebrate na sa tinuoray nga klase nga celebration nga dili lang taman baba kundi makita yun sa kinabuhi. In Psalm chapter 103 verse 1 to 4 ingon nito, bless the Lord, O my soul, and everything, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, who forgives your sins, who heals your diseases, who redeems your life,
who grants you with loving kindness. Tanaw na to, para maklaro na to mga igsoon. Muna ingon dito sa Psalm chapter 103. This is one of my favorite kit kaayo nga verse. Ini na, and forget, who forgives all your iniquities? Who heals all your diseases? Who redeems your life from destruction? Who crowns you with loving kindness and tender mercies? Who satisfies you with, who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles? Pagka-birth sa Giselles, tungkol kay naa ang presensya ni Lord, nagpabili ni, he is like an eagle nga nagpabiling nag-soar up. That's why gani, dunay na-birth, no? Nga daughter church sa lain-lain. Gani na, not to mention some of the churches nga kanag-isuportahan nga kinahanglan nga ma-acknowledge pa ang GCLS Church. Na-mention ka ganina, no? Nga, even in the Upper Carmine, na ay mga church din ha, nga, na natukod nga, wala na lang ginala ang GCLS. But God knows nga, there are churches yun nga, nang established niyang dapita, pinaagi sa pag gamit ni Lord, kang Pastor Sam, nga nasuportahan ng mga churches. Ang na-acknowledge lang yun kayo na to, no? Ang na-acknowledge lang yun sa GCLS, nga church, nga natukod nga daughter church, sa Villa de Baragin Uclarin. But there are some churches nga wala na plastered, wala na highlighted ang GCLS church. So that is how the Lord, that is how God works mightily. In Jesus. So, the first steps di ay na makita na to based on the Psalm 103 verse 1 to 5 is we have to remember and recall everything that God has done in the past. Because wala yung mahitabo na tinuod na celebration if you will not remember and recall everything that God has done in the past. Di ba kay Inana ang wedding anniversary? Ma-recall ni mo nga, grabe no, kung wala pa ang Ginoo during those times na struggling pa kayo ang atong marriage, during those times na may pa kayong mga bata, unsa ka ang atong kahimtang karon? During this time nga lisod yun kaayo, as in lisod kaayo nga mga pakapalata kay Ultimo palit sa bitsi nula diha mga pakapata, di ba signay na bilin din nga sinsilyo na bit no? Kala yung struggle nga grabe yun kaayo sa married life na to. That's the time that we can offer to God a true gratefulness, a true gratitude. When we look back and remember and recall all the things that God has done, thank you, Lord, sa imong sustaining kaayo nga grasya, kaluoy, grabe nga gugma ni mo, Lord, grabe, katong time na, abi na ko, mamatay na ko, Lord. Diba? Abi tanalis, grasya. Mga inaana ng mga butang, do we have that kind of heart? Nga, ga-remember. Ingon din yun, forget na dili kuno kalimtan all the benefits. Oh, all the benefits. No? Siya nga nagpasaylo sa inyong mga sala. Siya nga nag-ayo sa inyong mga balatian. Siya nga nag-luwas sa inyong kinabuhi gikan sa distraction. Daghana na gyud kaayo mga igsoon. No? Siya nga nag-crowns you with loving kindness. Ipasinati niya ang loving kindness niya. Regardless of who you are, iya kang gitawag, iya kang giluwas. Wala siya nagtanaw kung kinsa ka, unsa ka kahuga, unsa ka kaway nada, pero gikuha ka niya. And he crowns you with loving kindness and tender mercies. Gikaloyan ka sa Diyos. We have to remember. We do not need to forget. Oh,
days. And even up to this day, He continues to satisfy your mouth with good things. Aron nga magpabilin nga bisan og dako na kaog edad. Ingno lang yapon ka. You look younger than your age, sister. Makasaka lang yapon ka anang fourth floor, sister. Grabe yun. Maapas ka na namo, sister, ang imong edad. Huwag ka ito pang atong iksuo dito sa kaning ansing hala na din, nga mo ingon na yun siya nga, apas na! Kay edad niya o sint na naman, apas! Lakag ka! Lakag ta sa edad! Nakaya pa ni mo o saka sa fourth floor? Nga mo ingon ko sa nga, makaapas ka ko anang imong edad. It is because of the Lord's faithfulness. That's why we celebrate God's faithfulness by remembering and recalling everything that He has done in the past. Grabe Lord, nagbarog ang GCLS. From the time that the GCLS has been birthed, pagkatao ni mo, 30th na ni ay Lord, grabe ha, kung wala ka nagpakikuban ka na mo along the journey, along the way, Lord, naapa kay GCLS karon. Pagkamatay ni Pastor Sammy ko, Lord, masing mauna ni nga panahon, Lord. Masing mauna ni nga panahon nga kanang ang akong ikahadlukan sa sinugdanan pa lang, ha? Sa sinugdanan pa lang, sa pag-birth pa lang daan si Cecilius, ikahadlukan nga, makapanayon ka, ta? Makalautay ka. Masing mauna ni nga panahon, Lord. But thanks be to God, kay nipahibalo ni Lord sa ako, yung i-inform sa ako nga, na ako'y nag-establish. Therefore, ako ra sa kung anaaray hapon ka na ko ang kagahuman, dili kay wala na ang imong bana, nga mawala po ang akong kagahuman sa pagdumala sa iglesia. Kay anaa ka na ko ang kagahuman sa pagdumala sa iglesia, aron ang iglesia, padayon kini mo fulfill sa purpose why I have established this church. Dili mo ba, Lord, yes, Lord. Gipaniot ko, dagko kayo, kaya naulaw ko sa giswilte ni Lord ka na. This is going to fulfill. It will continue to fulfill the purpose. Why? Anong establish na ako? Thank you, Lord, sa iyong pagpakiginabi ka na po. Direct ka na. Doon ay mga panahon nga, mayingon ko, Lord, kanang tili na kong wila. Strong na ko, Lord. Kaya ko lagi nila, listen, kaayo kong ang babae, nasa tubangan, kaya magsigirang ilaka. Naku, mag-ilak, Lord, dili na. Strong na ko. Strong na ko. Wala ko, mag-ilak na malagaling ko. Dito ko mag-ilak ng kamerang doon ni Lord, pero muli sa tubangan. Strong na ko, Lord. Ay, nai, sa kaitsuan, sa pagtuon na ngayon nga, ayaw, pag-ilang, kung nakastubangan, it's a sign of weakness. Ito bang na ako siya, it's easier said than done. Tinuon na yung sulti. Pero, ang problema, manggod, kay dili ikaw ang aniya ka na ko. Dili ikaw ang naasa akong lugar. Kaya kung ikaw pa, ang niasa akong lugar. Ako'y, basing in the same way, mampu'y pumpuhaton. Yeah, basing ako po'y mayroon nga, ayaw, pag-ilang. Kaya it's a sign of weakness. Basing ako po. Katawa na lang dahil siya. Amen. So that's the first step. No? First step. To celebrate God's faithfulness. Ngayon ni Atagari, karon. Kaya ga-celebrate na to ang God's faithfulness. Ga-celebrate na to ang pagka matinudano. Diba sa Lamentation chapter 3? Ah, great is thy faithfulness, O God. Your mercy are new every morning. Grabe mga iso. Unang dili ko kahagog o dugay, puntag sa'yo. Di ko kahagog o dugay, labi pa unta kay hagog-hagog. Pero ko, Lord, your mercy are new every morning. That's why nag-sustain ka. Kung nakabuka pa ang akong mata, matagsay sa puntag. Thank you, Lord, kay nabuka pa ng akong mga mata. Kung yan, nakatindog pa ko, nakabarong pa ko. Thank you, Lord, for your faithfulness. And the second one nga makita na to,
sa steps to celebrate God's faithfulness. Ingon ang Psalm chapter 116, verse 12. Ingon dito may soon. 16 verse, tara na to, klaro kung saan na to. Ingon, katumeng ingon, 116, katong ingon nga, what shall I render? Okay. 116 verse 12. Ingon din na, what shall I render to the Lord for all His benefits towards me? This is the second steps in celebrating God's faithfulness. What shall I render? Okay, na-remember na nimo tanan. Na-recall na nimo tanan. Then today, the second thing, the second steps in celebrating is render to God your thanksgiving, your worship, your praise. Especially of what He is doing right now. Kung sa primero, remember everything that God has done. Karun po ikadua, what He is now doing. Ang imong i-remember sa primero, katong mga gihim mo ni Lord sa mga miaging mga panahon na nasustain ka hangtod karun. Ang ikaduha is render to God your thanksgiving, worship, and praise in what He is doing to your life today. Now! Huwag, nakita ka. Hala ka, Lord. Hangtod karun. Gikaptan ko ni mo, Lord. Ni ako, ilalong yapon ko sa imong pangagamanan. Ilalong yapon ko sa imong hingpit ng mga pagdumala. Ilalong yapon ko sa imong himaya. Sa imong glory. Imong gikihapon ko, gikaptan, Lord. Hala ka, Lord. Karun na kita, ginako, Lord. Nakikupan ni ka sa mga miaging mga panahon kay hangtod karun, Lord. Grabe ang moving ni mo, Lord. Grabe yun. Ngayon, itindog na ako ngayon kung God is good niya. Utubag na yun ang mga tao na, grabe yun. Render to God. Kung sa primero, may soon, remember and recall everything that God has done in the past. Second steps to celebrate God's faithfulness. Render to God your thanksgiving. Your true thanksgiving, your true worship, your true praises unto His name. Especially in what He is doing into your life today, nowadays. Hallelujah. What shall I render of all the good things? Kung ato tanahon galing mga igsoon, I will take up the cup of salvation sa 13 and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all His people. Padayon ko mag-alagad ka ni mo, Lord. Padayon ko magsimba ni mo, Lord. Padayon ko magdahig ka ni mo, Lord. Padayon ko mamuhat sa mga bulatong, Lord. Na may kalapikitan sa inyong kahimayaan. Padayon ko, Lord, kay wala po ni mong pasakti sa mga nanglaping panahon. Hangtod karun, imo kong gikaptan. Usa mong padayon ko, Lord, bahala pag bisan unsa mga pagsulay nga mudanga sa kinabuhi. Kay bisan pa o dili ka Kristohanon mo inso, na mangyapoy mga kalisdanan. Na kung dili ka Kristohanon, dili mga lagat kag sa dili sa Diyos na agyoy mga kalisdanan. Pero ang nakatsyada kong Kristohanon kag nangalagad ka sa Ginoo, taliwala sa mga problema, kaguliya, kasakitan, kawad, o kay na kay kahulato na to sa unahan nga reward. Na ay kahulato na to nga ganti sa unahan kung makalahutay ta. Kay sa dili ta mangalagad sa Ginoo, the same lamang yapo na among yapo yung mga kalisdanan. Pero minus yun ang reward sa unahan. Pero ang Kristohanon ga under ko mga pagsulay, kasakitan, pagbugal-bugal. Pero naay kahulat nga ganti sa unahan. Munay da po kayo nga kalainan. Kay basin mo yung may pa akong kinabuhi kaniadto kay tiyada kay sa kinabuhi ko karon. Uy,
Israelita sa unang panahon. May pangako kinabuhi na tuwa kami sa Egypto. Kaysa Moses, imo kami ginala din yung Depita. Nalimot sila nga process pa, journey pa. Wala pa sila ni abot sa land of promise sa kinabuhing hingpit. Kay ga-journey pa sila. Imo na anak po na katong kinabuhi. We are still on the journey. We are still on the process of perfection. Kapadulong pataan ang hingpit nga dapat. Kapadulong pataan ang kahilipitan. That's why dili ta pwede mo ingon nga mas tiyadang ako kinabuhi kaniyanto kaysa karun. Hagas man ka tiyadang kinabuhi mo kaniyanto nga walay Kristo. Walay paglao, walay kalinaw. Tanawra gud ang barometer sa kinabuhi kaniyanto, sa kinabuhi nga kaniyanto nga wala pa si Kristo, sa kinabuhi ni mo nga naanay Kristo. Walay kalinaw may suon. That's the first barometer na imong tanaw sa daan imong kinabuhi nga walay Kristo kaysa kinabuhi ni mo karong naay Kristo. Naay kalinaw, taliwala sa problema, there is peace. Taliwala sa bagyo, murag naglanglang nga nagkantakanta lang sa ibabaw sa kahoy nga bisan ang kahoy magakatumba na sa bagyo. Makakabali na ang sama. Kay grabing pagsulay sa bagyo, pero ga kanta-kanta ka lang ito ang halito sa ibabaw sa kahoy. Why? Because there is peace inside of you. There is love, there is joy. Namunga o gapamunga, napadayon o pamunga ang kinabuhi ni mong Kristo nga anong. Kayin ko, Lord, salamat nga gibang-o nimo akong kinabuhi nga naa ka naghari. Kay ko nahitabo pa, Lord, nga wala ka naghari sa kinabuhi na kunya mo abot kini nga panahon karon nga wala na nga ubana. Okay, dili na ko may spirit. Dili na ko may imagine nga akong kinabuhi karong panahon na o kabalo ko sigurado gikong eterno kung ugali nahitabo nga inani unya wala ko diha kang Kristo. Unsay asahan na akong klases kinabuhi? Wala. Pero pasalamat ang ngayon na bisan taliwala sa mga pagsulay kaya part of the journey ni atan ang barong hangtod karong GCLS. GCLS nagpabili ang barong hangtod karong panahon. Hallelujah. Who would ever think na muabot karong panahon nga mawala sa Pastor Sam? Nga mainom naman ako sa unang panahon sa pagka-birth, no, because sa time nga gi-ordain siya dungan ang pagka-birth sa Chiseles. Nakurat kay may mga isuon kay naay mga Filipino nga missionary gikan sa Manila ni Anik Cagayan nag-handle og kanang seminar. And during the youths nga kanang gathering sa mga Christian different churches sa Kauswagan, at the middle sa kaning preaching, gitudlo si Pastor Sunny, that man, I wanted that man to come forward. Mga inana, mga isum, wala sila kaila, wapun may kaila nila, kaya nakapila man sa seminar, kay basta sa unang panahon, grabe yun ka, dasig kay mga Kristiyano, bisa nasa mga seminar, ato kami, libre, last na kaon, libre, kaon espiritual, kaon physical, libre ka na talan, mga kami, basta na yung seminar, mga tagad kami. That man, I wanted that man to come forward. Tinanawa ko sa mga na. Pag, kung kanang, without any, kung signal, niluhod rin siya din sa diya, kamulong preaching ang Filipino missionary. Niluhod rin siya kay, walang, moving lang yan sa kino, niluhod. Daw nagsumpay na rin ang sipon, luha, o kwan, singog, dahil gi-ordain siya din ito. And it was during the time, 1992 yun, it was during the time na na-birth yun ang GCS. Napagpanguli na mo sa malayan, ingon ko nga tayo sa kanon. Mulahutay ka kita, ay di na nga mo-resign ikaw. Mo-resign ikaw sa inyong pag-asuntay officer. Kay para lang mag-handle kita ang church. Asa kalisod sa panahon. Dagan kay gusto sa posisyon nga iyang nahimutangan niya. Piyaan lang ka ng klase ng posisyon. Ay, na. Manam ang asawa. Bang bala, number one, ay objection. Objection, Your Honor. Manam na yung asawa. Ay, na. Pero, along the way, nakita
going soon. Really, God's power is moving. No, moving yun sa gawin sa Ginoo kay unyo ko nga bitaw kay kung grabe no, di kita nga buot sa Ginoo kung pili unta, pili ang kita. Dito kay ingon nga, tay sa Lord. Tay sa Lord, ayaw yun sa Lord, ayaw sa Ginoo. Kung pili unta, pili ang kita. No? Eh, ang Ginoo nga, di man ikaw nagpili na ako. Ako man ang nagpili ni mo. John chapter 15. You have not chosen me, but I have chosen you. Oh, reklamo ka. I have chosen you. Kung ikaw ay choice ni mo, niligyan ko imong choice ba? Ang choice ni mo karong adlaw, dagat yun ba? Ang choice ni mo, ang piliyon yun ni mo, luling hayaw yun ba? Katong yun ni mo piliyon, niligyan ka mo pili o kanyo din. But I have chosen you. Grabe no? Kabalo si Lord. Kung kinsa iyang mga pinili. Amen. Kaya ang celebration mga igsoon, dili mahitabo, no? Dili mahitabo ang tinuod nga celebration kung walay thanksgiving unto the Lord. Kung walay worship unto the Lord, kung walay mga pagdaig. There is no true thanksgiving without a true celebration, without thanksgiving, without worshiping unto the Lord, without praising unto the Lord. Mabanggani usahay ang mga magtiayon, yearly ga celebrate sa wedding. Unya yearly put me yun nga, love you mahal. Thank you kay mahal. Thank you kay love. Hindi po siguro yearly no. Grabe po, yearly lugar kayo nga. Salamat kayo. Salamat kayo, mahal. Salamat kayo. Labi po siguro yearly, no? But there are specials, kanang special gestures, ngayon na, special actions, na imong mahatag, no? Imong mahatag sa imong maid during anniversary. This is also true with celebrating a church anniversary. Na muna na ang magkabisi na yung taong practice sa mga presentation. O yun, bigyan na ito ang itong presentation na yun. Yun na ito ang kay kanang sa Ginoo, magbunin na itong gihalad. Sa Ginoo, mali na ito i-present. Secondary naman lang sa audience. Secondary naman lang sa mga kaisunan. Pero sa Ginoo, that's why I said, oh, excited ba ta tomorrow? Excited ba ta sa atong celebration tomorrow? Amen. Hallelujah. That's the second nga nakita nato diri. Render to God. No? Kay, no, panal guys, David. What shall I render? No? It's what shall I render to the Lord for all? Not some. It's for all. Sa talaga spirito, ha? Physical. Financial. Emotional. Material. Sa pa? Tapos tanan, spiritual. O manggani nung danigso, nagpabilin ka pang nagbarong, hangtod karon kay naa si Lord lagi. Great is His faithfulness every morning. Pagka-great yun kay sa faithfulness ni Lord, matatag now. Hallelujah! Praise Him. Ug dapat ikatulong nga steps nga makita nato to celebrate God's faithfulness, no? Kung ang primero, remember everything that He has done. Ikado, render to Him your true thanksgiving, worship, and praise today. As He is doing mightily in your life today, then, sa ikatulo mo iso, rest in God's rewards. Rest in God's rewards. Ingon ang Revelation chapter 22. Tanarabon. Ingon dito sa Revelation chapter 22. Behold, I am coming. Ano dito? Behold, I am coming quickly. And my reward. Munang gaignon ako sa una. Kung asa si Lord, nadalan ang niyang panalangin. Hindi ka na niya kaibilin. Taysa, matos ako sa balay nila ni Ephraim. Ibilin ko sa niyang panalangin. Ako na presensya mo ato dito. Di lang na ako nipit dito ng panalangin. Dili ko eh. Kung asa si Lord, tuwang po ng panalangin. Kung asa ang himaya ni Lord, kung asa mag-manifest ang presence si Lord, mamanggaling si David, kikuha.
kuha ni David ang Ark of the Covenant dito sa balay ni Obed-Edom kay nakadungog sa balita nga for 3 months na stampay nito po nga grabe panalangin ka overflow. Okay, David, kikuha niya because Ark of the Covenant signifies the presence of God. So when the presence of the Lord is there, then the blessings is also there. Amen. So behold, I am coming quickly. Ito lang na ito sa Revelation chapter 22. Revelation chapter 22, verse 12. And behold, I am coming quickly, and my reward rests. That's the third step. Rest in God's reward. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me. No? My reward is with me to give to everyone according to his lahutay of his work. Tagsa-tagsa tamay soon ipangpiyanan o mga klase-klas ang mga abilidad gas according to his works. How we work out sa mga gipiyan gistimwork ni Lord sa matag-usan ng itong kakinabuhi. Rest. Ang meaning sa rest is to remain confident or trust. To remain confident or trust. Wala siya ang meaning sa rest. Nga kanapag relax lang ang bata. Isa na ang mga problema. Relax lang. Ayun na si Lord nga. Cast unto Him. Casting all your cares to Him. For He cares for you. Ayun na si Lord nga. Come unto me, all of you who are tired and are carrying heavy loads. For my yoke is easy and my burden is light. Ayun na si Lord nga. Greater is He that is in me than he that is in the world. Dahil si Lord nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Nagigil si Lord nga, I am victorious in Christ Jesus. Pinaagin kang Kristo Jesus. Nagigil ang pulong sa Ginoo nga, I am more than conquerors through Him who loves me. Kinsa pa may laing naihugma kanimo, gawas kang Kristo nga nagpakamatay sa cross to prove that God loves you so much. That He gave His only begotten. Kinsa pa may nagpakita niya ng klase na konkreto kayo nga ebidensya sa klase sa hukma. Nga kung imong iuyag mo ingong magpakamatay ko tungod galang sa hukma kalimo. Tinuod ka na. There's only one. There's only one who proved it. Nga ang iyong hukma tinuod. Ang iyang humati naman si Ginoong Jesus nagpakamatay sa krus. Kung may ngayon kakaroon nga dilinin mo mabati ang iyong gugma sa iyong inahan, dilinin mo mabati ang gugma sa iyong papa, ay suwansu di anta ka naapay gugma nga makita niyo dihanang sa Diyos. Kay ang gugma niya dili lang pang pamilya kundi pang eternity na klase sa gugma. Dili lang pandiri lang pagkalibutan lang ang gugma kundi gugma na panglangitay na klase sa gugma. Dili na ko ma-feel ang love sa akong uyab. Dili na ko ma-feel ang gugma sa akong asawa, sa akong bana. Ay, so di ata ka naapay pinaka-best kayo ng gugma ni anak nga imo makaplagan kang Kristo lamang. Amen. You only have to receive it and acknowledge Him who loves you.
sira kita siya maigso. Accept it, believe him. Accept him, believe him, and confess your faith in him. Ana ra maigso. Kay when you confess your faith in him, inga siya, whoever confess me before men, will I also confess before my Father. But whoever denies me before men, will I also deny before my Father in heaven. Delikado mo yung soon. Itunol na kanimo ang kaluwasan. Bisan kinsa nila ipadala kan ni Lord kanimo para dawaton ang kaluwasan. Nga gusto ni Lord dawaton nimo pero imo i-reject. Isuwasulti ata ka. Ayaw i-reject. Dako kayo na nga insulto. Karang i-reject nimo si Kinong Isus kung nagpakamatay sa cross. I-reject na lang ang ubang mga butang ayaw lang si Kristo. Nga grabe ang sakripisyo. Grabe ang ipakita nga prueba ibilin siya sa iyang gugma kanimo Isus. So tiyanta ka. Gabaos tanan ang kaluwasan. Kinabuhi ko lang katapusan. Makapuyog gingarihan sa langit. Nga bisan dilita worthy. Kaysa worthy na dilita worthy. Pero papuyo ang tanyang langit. As long as you receive it. As long as you accept him and believe him and confess him before men. Kalimitang confessing before men, kaling atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, it is confessing his name to the world, to the people. Una importante giday ka maisul kay kung ikaulaw din nato siya, hindi ka nato i-confess, hindi nato i-share. Kaulaw po din yung pag-abot sa panahon. So, kita nato how important it is, no, to share the gospel. Because sharing the gospel is confessing the name of Jesus. Confessing Him in the public. Hallelujah! Ah, Lord, salamat kay Lord. Thank you, Lord. Ah, hallelujah. Salamat, you know, sa power to be able to confess you before men. Hallelujah. That's the third steps that we need to do in order to celebrate God's faithfulness. Kay, mama na yung pinaka-essence. Muna yung pinaka-rasun tayo nga nung nag-celebrate ta. Meaning, alaw. Kay, tungkol sa pagkamatinod ano kaayong believer. Hallelujah. Iyan ang pulong sa Ginoo sa Matthew ang siguro. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Sa Matthew, mas naroon na ito makita. Dili ng klase sa pagpangalagad ka. Iyakot na lang, 30 katuig sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala lang ihapoy pagtuo. Iyakot na lang o 30 katuig sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala lang gapoy na touch sa lives. Wala pa lang tubo sa mga butang spirituhan. Wala na mo nga. Diyan sa espiritu, wala pa yun na bit-bit. Wala pa yun na himong kahaya before men. So that the Father in heaven will be glorified. Lisura ala, liabot ang 30th. Sa pagpangalagad sa Ginoo, unya, walay kahimuan. Unya, dili pagin balipayon magsimba, magsigirag. Bugod. Rejoice and be exceedingly. Diba? Magkarang magkalipay puno ka. Kung nakakailangan sa presensya ni Lord, eh. Gato lagi ka simahan, pero sige lagi kagainong nga. Still, smile. Kanabi, gahapon. Kamulong practice din eh. Siguro doon sa mga musicians, kaya grabe ka mga seryoso, kaya mga naon sa mga musicians. Siguro doon na, oy, umma, hili pwede nga dili mag-smile ha. Ato na po ko dito sa mga, hili pwede nga dili mag-smile ha. Hili, ano na po ko dito sa guitarist, hili pwede, hili mag-smile. Bantay lang umma, oy, makita na, kung dili mag-smile, bantay na lang. Okay lang ka ron, pero huwag manili, pwede manili ka mag-smile. Na maka-smile yun sila. Rejoice and be
exceedingly glad. For great is your reward in heaven. Muna siya ikatulong na steps to celebrate God's faithfulness, that we should rest in God's rewards for all the things that He is going to do in the future, in the coming days. Kung ang permiro, remembering, recalling everything that God has done in the past, ang ikaduha, render today on what God is doing in your lives today, nowadays. Ang ikatulong ay so rest in God's rewards. For all the things that He is going to do, ang kaya kay na He's going to do in the future, in the coming days. Kaya kay na ni Lord ihatag ni mo. Rest, just rest in God's rewards. Usay mga paglupay-pay na itong kamot at itong abagas pagpangalangin sa ginawa, nawala na, ibungaw, nalimot, na ang mga rewards sa unahan, lagi anggam. Kaya mabalik mag-insigilong Isus. Kaya mga naman lagi ka na nagpabilin ng prophecy na wala pa ng fulfill. Kaya ang tanan ng propesya sa Old Testament has been already fulfilled. And there is only one prophecy na wala pa yun na fulfill. O yan, ma-fulfill pag itali mo nga prophecy na mabalik na si Ginoong Isus. O nga, timing kayo nga, wala na, ikapuhin ka ng pangalagad si Ginoong. Ikapuhin na kapabuhas mo na doon si Ginoong. Niyong hinang ka na. Timing pagit kaayo nga pag may pagbalik. Ayong samat. So we have to motivate ganunay. Think, remember everything that has done, that God has done. Dahil think to it, see it, look at it. Look to Jesus, what He is doing now. Kung sa ipagihin mo ni Ginoong Jesus ka. And rest in God's reward. Look at the things na kaya niya himuon sa umabot. Everything that He has done, everything that He is doing now, and everything that He is going to do, everything that He is going to do in the days to come, ay pagluyuluya, ay maangkansi kayo. Jesus, ayaw pagluyuluya. Inay mo tapat, Jesus, ayaw yun pagluyuluya, Jesus. Ayaw na yun. Never. No retreat, Jesus. No retreat. No surrender. Jesus. Patayon, great is your reward in heaven. Great is your reward. Revelation chapter 22. Balik ko na kung may isol. Inorito. Behold, I am coming soon. I am coming quickly. And my reward is with me, ready to give to those who overpass. Amen. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah, Jesus. Yan yun ang hosting today, ha? Before ito magtapos. Hallelujah. Praise God. Come on, let's stand. I wish everyone to stand. It's for you to worship God. Oh,
Hallelujah.